Look, come here, baby. Tawag ko sa kanya. Imbes na sumunod ay mat-ama niya lamang akong tinitigan at pinagmasdan na tila inaaral niya ako. Siya lang ang madalas kong makasama sa loob ng 2 taon kong pamamalagi dito sa Isla Cassandra. 3 taon na rin naman ang matuling lumipas sa buhay ko. Iha, magmerienda ka na muna. Iginawa ko rin si Luke ng pagkain na madalas mong gawin para sa kanya. Pukaw sa atensyon ko ni Manang Icing. Sige po, Manang. Pakibaba na lang po muna riyan sa misa. Nakangiting tugon ko rito na ikinatango lamang nito bago umalis. Muli kong ibinalik ang tingin ko kay Luke na kasalukuyan nang nilalaro ang maliit na bowl ang inihagis ko sa kanya. Naupo na muna ako at sinimulang kainin ang merienda na dinala ni Manang Icing. Tita Abrain! Napatigil ang pagkain ko sa tinapay na kinakain ko nang marinig ko ang tinig na iyon. Agad akong tumayo at tinungo ang glass sliding door na naghahati sa loob ng mansyon at sa hardin kung saan kami naroon ni Luke. Patakbong pumunta sa akin si Eiler sabay akong niyakap. Hi! Bati ko rito. Good morning, Tita Abe. Bati sa akin ni Ace na walang kaimaw emosyon mula sa likod ni Eiler. Good morning din, Ace. Bati ko pabalik dito. Sanay na din naman ako sa batang yan na hindi talaga siya magiliw sa mga babae at hindi marunong umiti. Hindi na rin ako nalilito kay Eiler at Ace kahit na wala silang pagkakaiba sa facial features nila. Magtatanong na sana ako kung sinong kasama nila nang magsalita si Eiler. We are with Mama and Daddy, Tita Abrain. Pumunta lang po muna sila sa room na gagamitin namin ni Ace para po ibaba ang mga gamit namin. Ace, magmerienda muna tayo. May pagkain dun sa misa. Paanyaya ko sa mga ito. Tita, where's Luke po? Tanong ni Ace. May kasupleduhan lang talaga ang batang ito pero halata naman na magiliw siya sa paligid niya. He's in the garden. He's playing. Sagot ko, saka na tumakbo sina Ace at Eiler patungo kay Luke. Akmang susunod na sana ako sa mga ito nang may malilit na kamay na humawak sa hita ko. Mama Blaine! Pagtawag nito sa akin. Automatiko akong napalling on at hindi nga ako nagkamali sa inakala ko. Hello, Cyril Ann. Nakangiti kong sabi rito. Sayan na lang po tatawag nyo sa akin, Ma'am Ablaine. Sagot naman nito. Anak ng isa naming kasambahay itong si Cyan. She's cute. Kaedad siya ni na Ace at Eiler. Mayroon siyang maliit na dimples sa ilalim na parte ng kanang labi niya. May sasabihin ka po ba sa akin? Sabi po ni nanay, papaliduan niya daw puti Luke. Turin ko na daw puti ya. Mabulol-bulol na sabi nito na siyang lalong ikinangiti ko. Kahit na kaedad niya lamang sina Eiler at Ace ay kitang-kita ko na mas matured talaga ang utak ng 2 kong pamangkin. Sige halika. Puntahan natin sila. Sagot ko rito, saka ko siya inakay patungo kina Luke, Eiler at Ace. Napalingon naman sa amin ang kambal ng maramdaman ang presensya namin ni Cyan. Icelander? Tipong otol at hindi pa makapaniwalang tawag ng batang akay-akay ko kay Ace. Ngunit imbes ng ngitian ay inisnoban lamang siya ni Ace. Sailor Ann! Sigaw naman ni Eiler at patakbong sinugod si Cyan, sa kaniyakap kaya't napabitiw ito sa akin. Eiler Liam, natatakal ako. Angal naman ni Cyan sa ginawa ni Eiler. Natutuwa naman ako sa mga batang to. May love triangle yatang namumuo, ah. Kamusta na bulol?
Na-miss mo ako. 5 months din kaming hindi dumalaw ni Mami rito. Pangungulit ni Ayler sa kanya ngunit binaleten lamang siya ni Cyan, saka siya tinulak. Hindi naman ito ang pinuntahan ko, Tito. Pagsusungit niya kay Ayler. Look, tala na. Liligo ka raw ni Nanay. Tinaluhan na ni Cyan si Luke at kinarga ito. Sigurado ka at kaya mo si Luke, Cyan? Opo, Ma'am Ablaine. Nakangiting saad nito. Akmang aalis na sana sila nang dumating si Ate Klein, ang nanay ni Cyan. Kinuha nito sa anak si Luke at ngumiti sa akin. Sige po, Ma'am Ablaine. Paliguan ko lang po muna si Luke. Ibabalik ko na lang din po agad siya sa inyo. Anito, saka inakay na rin paalis si Cyan. Luke was my dog. How are you, Tita? Nagulat ako nang biglang magsalita si Ace na siyang pumukaw ng atensyon ko. What do you mean, little boy? The last time we came here, you were just staring blankly at the space. You just keep on crying and crying. Am I really talking to a 3-year-old boy? I'm fine, Ace. I'm now perfectly fine. I hardly doubt it. Aniya sa akin. Tinitian ko lang siya at hindi sinagot dahil kahit ako ay duda kung okay na nga ba talaga ako. Kaya ko na ba ulit makita ang mundo at lumabas sa kwebang pinagkukublian ko? Flashback. 2 years ago. Hirap na hirap kong idinilat ang mga mata ko. Wala na ang sakit ng katawan na naramdaman ko kahapon nang mabangga ako ng kotse na yon. Hindi ko na rin maramdaman ang sari-saring aparato na inilagay nila sa akin noon bago ako tuluyang mawala ng malay. Wala na ang sakit, wala na ngunit. Anak ko! Napabalikwas ako ng bangon at kitang-kita kong gulat ang bumalandra sa mukha ng lahat ng taong naruroon sa loob ng silid ko. Kumpleto silang lahat, ang magulang ko, si Lola, ang mga tito at tita ko, maging ang mga pinsan ko. Ngunit wala siya, wala si Vance. Abrain! Tawag sa akin ni na Mommy at Daddy. May naaalala ka ba, anak? Naaalala mo ba kami? Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Mommy. Bakit pa nila itinatanong kung may naaalala ako? Sariwang-sariwa sa alaala ko lahat ng nangyari sa akin kahapon. Napatingin ako kay Ethel at nagulat ako sa klase ng tingin na ibinigay niya sa akin. Tingin niyo na tila may nais ipahiwatig, tingin na tila gusto niyang magpanggap ako. Pero saan ako magpapanggap? May naaalala ka hindi ba, Abrain? May diin na tanong sa akin ni Lola. Muli akong tumingin kay Ethel at nakita ko siyang umiling. Nakuha ko na, gusto niyang magpanggap ako na wala akong alam. Pero bakit? Para saan? Opo. Sagot ko, saka ko tiningnan ang reaksyon ni Ethel at nagulat ako nang maging blanko ito na tila may mali akong sinabi. Opo, naaalala ko po nakasal kahapon nila Ate Ayel at Kuya Chloe. Nadinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga tao sa paligid ko ngunit hindi si Ethel, Lola at Tita Ina. Tila ako ini-inspeksyon ni Lola at Tita Ina sa klase ng tingin nila sa akin. Samantalang si Ethel naman ay nakamasidlang sa akin at tila sinasabi niyang tama ang ginawa ko. So you have selective amnesia, ate? Singit ni Liko. Ha? May naaalala ka ba ukol sa trabaho mo? Tanong ni Daddy. Don't joke around, Daddy. Walang gustong tumanggap sa akin sa trabaho dahil sa pagiging manang ko. Isang taon kang tulog, Abrain. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Tita Ina sa akin. Isang taon. Naku, matos ka, anak, nang madisgrasya ka ng gabing yon. Sabat naman ni Mommy.
Tila ayaw magproseso ng mga sinasabi nila sa akin. Pwede po bang lumabas muna kayo at iwan niyo kami ni Akel? Pakiusap ko sa mga ito na halatang ikinagulat nila. Isa-isa na silang lumabas. Nang maiwan kami ni Akel ay naupo ako ng maayos at tiningnan siya. There are spy cameras here. Hack them first. Aniya, saka ako inabutan ng netbook. Mabilis lang naman ang ginawa kong paghahack. Pwede na tayong mag-usap? Tanong ko na sinagot naman ito ng tango. What happened to me, AA? May bumangga sa iyo noong araw na nahuli mo si Benz sa hotel na iyon. My child, AA, where's my child? Kabadong tanong ko rito. I don't know, ate. Ang ibinalita sa amin ni Lola noong araw na iyon ay namatay raw ang anak mo. Those words suddenly crashed my world into tiny pieces. Ibinalita? 5 days after the said attempted murder of yours, ay ipinadala kami ni Lola sa London, ako at si Lay. Sina Ate Ai naman ay pinagbakasyon niya sa Switzerland. Si Ate Bans naman ay hindi nakapagbakasyon gawa ng modeling karir niya. Why? Bakit ginawa ni Lola yon? Isa din yan sa katanungan ko dahil hindi ako naniniwala na sinisigurado niya lang ang kaligtasan namin. Tumawa ako ng punong-puno ng kasarkastakuhan. Kaligtasan? I lost my child, AA. I lost him. Ate, now tell me, bakit mo ako pinagpanggap? I know, there was something behind our 1-year vacation outside the country. That has nothing to do about my memory, AA. It has. Malalaman natin kung bakit noong mga panahon na dapat kailangan mo kami, ay pinaalis niya kami, at bakit kasabay naming nawala si Benz sa buhay mo, samantalang isa siya sa mga nagpupuyat na magbantay sa'yo noon. I don't get it. Mas mahihirapan kasi tayo pag nalaman ni Lola na may naaalala ka. Hindi tayo makakakilos ng maayos dahil baka isipin niya na gusto mo lang hanapin si Benz para alamin ang katotohanan. Iyon naman talaga ang gusto kong gawin sa ngayon, AA. Para ano? Maging tanga at sunod-sunuran ulit? Anong gusto mong gawin ko? Maghintay lang tayo sa ngayon kusang darating ang katotohanan. Umaasa rin kasi ako sa isang bagay. Ano? Na maaari pang buhay ang anak mo, pero hindi tayo nakakasigurado, kaya't maghintay na muna tayo. Sa ngayon, ang dapat mo lang gawin ay magpanggap na wala kang maalala sa mga nangyari. Doon mas magiging magaan ang bawat galaw natin. End of flashback. 2 taon na rin akong naghihintay. Sa 2 taon na yon ay wala kaming nakuhang lead ni Eiko. Lahat ng pruweba ay nagtuturo na patay na talaga ang anak ko. Alam kong nahihirapan na din si Eiko dahil siya lang naman ang kumikilos sa labas dahil mas pinili kong iburo ang sarili ko rito sa Isla Cassandra. Nakasakay ako ngayon sa isang bolsa. Balak ko kasing magpunta ngayon sa bayan. Tumawag kanina sa mansyon si Eiko. Gusto niyang makipagkita sa akin. Kailangan naming magkisya ng patagaw ni Eiko dahil pareho kami ng hinala na sinusubok ako ni Lola at kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa pagmamahal. Nagtatago kami ni Akel dahil tuwing may pakiramdam kami na napapalapit na kami sa katotohanan ay tila may humaharang sa amin. Malakas ang pakiramdam namin na si Lola at ang mga galami niya ang gumawa noon. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit kailangan niyang gawin ang mga bagay na ginagawa niya. Ang hirap intindihin. Nang makarating kami sa daungan ay mabilis akong bumaba at tinungo ang sinasabing mall ni Eiko. Nasa loob daw siya ng isang bookstore ayon sa text niya sa akin. Narating ko ang mall at agad kong natagpuan si Eiko na tumitingin-tingin sa mga libro na naroroon.
Hey, hey, why aren't you in this, guys? We don't need that. Alam kong matagal nang may sumusunod sa atin sa tuwing magkikita tayo, kaya para saan pa? So anong dahilan ng pagkikitang ito? Tanong ko sa kakumuha ng libro at kunwaring nagtitingin din. Alam ko na kung nasaan si Kuya Benz. He's just also somewhere here in Batangas. Nalaman kong ang ama niya na si Vic Montilegre ang nagtago sa kanya. Ayaw na rin daw sa otos ng mataas na tao rito. I doubt it kung hindi si Lola Cassandra ang tinutukoy na mataas na tao ng informant ko. Nalaman mo rin ba kung para saan ang pagtatagong iyon? Para daw sa kaligtasan nito. If ever na makikita mo siya, you have to pretend na hindi mo siya kilala. The more na napaparipit siya sa babaeng mahal niya, the more na mas nanganganib ang buhay niya. Bakit puro para sa kaligtasan? Kanino ba kami nanganganib? O kanino si Vance nanganganib? At hindi ako mahal ni Vance. Walang mahal na nagagawang paulit-ulit na saktan at lokohin. I need to go. Maghahanap ako sa karatig lugar. Dapat na ako na muna ang kumausap sa kanya. Magiging komplikado kung mauuna ka. Why are you so eager to help AA? Kahit seeing your hearting, kahit sa ganitong paraan man lang, ay makabawi ako. Umalis na siya agad at nawala sa paningin ko. Thank you, AA. Naglalakad na ako ngayon palabas ng mall nang bigla na lamang may madapang batang lalaki sa harapan ko. Agad ko itong dinaluhan at tinulungan. Ayos ka lang ba, baby boy? Nag-aalalang tanong ko sa bata habang pinapagpigan ko ang tuhod niya dahil nakamaong na short lamang siya. I'm fine, gorgeous. Pwede mo na po akong bitawan. I'm no longer a baby naman po. Bibong sagot nito na ikinangiti ko. How old are you? Huwag kang tatakbo at baka madapa ka pa ulit. I'm 2 years old. I'm going to tell dad to close this mall. Therefore is too slippery. Ang tatas niyang magsalita na animo 7 taong gulang na. Para siyang matured na nagtatantrums, gusto ko tuloy matawa. So your daddy owns this mall? He's an important person here. Sagot nito, saka tumingin sa mga mata ko. Biglang sumiklo ang dibdib ko sa pagtingin ko sa mga mata nito. By the way, may sexy gorgeous lady. I'm Maxel Lindell. Nice name. It suits you too well. Nakangiting tugon ko rito. Bakit mag-isa ka? I'm with my dad and Axel. Sabay kaming napalingon ni Axel sa narinig naming tumawag sa kanya at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata sa taong tumawag kay Axel nang makita ako, ngunit hindi ako. Hindi ko pinakita. Dinel. Bulong kong sapat nang ako lang ang makakarinig. Bigla na lamang niyang hinatak mula sa akin si Axel at kinagalitan. Napakakulit mo talagang bata ka. Kanina pa kami hanap ng daddy mo sa'yo. I'm sorry, mommy. I just got lost. Fine, let's go. Anito na tila hindi man lamang ako nag-e-exist. Abrain. Tila tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang tinig na yun mula sa likuran ko. Lumingon ako ngunit hindi ko pinakitang kinakabahan ako at nabibigla sa nangyayari. Daddy, she helped me. I slid on the wet floor and that sexy gorgeous lady helped me up. Sabat naman ni Axel ngunit hindi nito natinag si Vance. Unti-unti itong humakbang palapit sa akin. Does this mean na anak nila ni Danelle si Axel? Did that sinful night that I almost died led to this child's birth? Or is there a tiny chance na anak ko si Axel? That's quite impossible. Imposibleng pumayag si Lola na mapasakamay ni Vance ang anak namin matapos ang mga nangyari. Siguradong kung buhay man ang anak ko ay na kay Lola ito. Abrain.
Tawag niyang muli sa pangalan ko na punong-puno ng pangungulila. Ah, Brent, who are you?